May mga kamakina, may masin ako dito, kinuha ko kanina. Lock and ductibility siya. So, ayusin natin. Tingnan natin kung may problema. Low conductivity siya, 10. Ayun ang umangat kahit anong gawin ko, kala ko airlock pero hindi. So tingin ko dito yung acid pump niya, bali na yung spring. Titignan natin eh. Patakboyin natin, tingnan natin kung aangat. Ayaw mga tang conductivity. Patayin muna natin, tignan natin yung pump. Kasi pag ang conductivity is 10, acid. Pag conductivity 11.9 or 12, probably bicarb. Ganun na nangyayari. So ngayon, 10, sinirange ko na yung kanina, umakit ng 13, tapos bumaba. So it means, may spring na bali dito sa mga pump. Yun ang hanapin natin. Okay. Check natin ang konti para makita nyo yan. Nandito yung acid pump. Ito yung bicarb. So yan ang babaklasin natin ngayon. Acid, joint, bicarb.
Pero pag buo tong acid, may problema tong pump. Pag buo tong spring. Kailangan pag nagpalit kayo nito, yung bike car palitan niyo na rin. Oh, di ba? Bali nga. Pakita ko sa inyo, ayan. Bali na, yun na nasa loob na yung ano niya, yung itim kagaya nito. Dapat buo yung spring niya, yung spring. Dapat buo 'yan. Kasi yan yung nagpapump ng acid. So, ayun siya. Ito yung sa kabila. Bali, oh. Ayan, naputol siya. Ayan. Ganun lang. Pag nakita nyo kaagad, conductivity is 10, automatic acid yun. Pero pag 11 pataas, bicarb. Tapon na natin yan. Papalitan natin ng bago. Tayo ng spring. Spring. Ayan, spring, bubuin ko. Lagay nyo lang. Yung pangalawang spring. Lagyan nyo lang uli. Pabaliktad. Yung isa, nakataas, yung isa pababa. Inyong nabali yung pababa. Tapos, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tubig. Kasi pag inayaan nyo lang na wala siyang tubig dyan, mag-airlock. Bubuksan nyo na naman siya. Kahit anong gawin nyo ng syringe, hindi mo makukuha. Kailangan, nakita mong wala na siyang tubig sa loob, nilalagyan ko siya. Ganito ginagawa ko. Babasa ko ng tissue, papatakan ko siya, hanggang sa magkaroon. Kasi mag-airlock siya, kapag wala siyang tubig dyan. Nangyari na sa akin ng ilang beses, kaya ganyan na ginagawa ko lagi. Pati yung o-ring, papalitan mo rin yan bago. Pa isang o-ring, palitan din ng bago. Ngayon ay sasaksak na natin doon sa hose niya. Ang hose. Yan. Yung iba kasi tinatanggal pa to para dito may aangat. Ako, hindi ko na tinatanggal yan. Dito ko na lang inilulusot sa ilalim. Para wala nang kabit. Tanggal kabit. Ang tatanggalin mo lang yung pump. Yung iba kasi tinatanggal pa tong valve 30 para comfortable sila magpalit. Ako hindi na. Kasi pag tinanggal mo dun, lulusot mo lang dito, okay na. Nakita niyo yung ginawa ko kanina, sandali lang. Napalitan ko kagad. Hindi ko siya inipitan kasi
para madali ko matanggal kasi masa pag mahigpit eh. Kuha ko pa ng tools. Ayan, wala lang naman to. Nag-hold lang. Kahit hindi naman masyadong mahigpit. Ngayon, pinalitan ko yung acid. In the future, yan ang mangyayari dun sa bicarb. So, papalitan ko na rin para sabay sila mabali. Kasi pag hindi ko pinalitan to, mababali na rin to soon. So, ganoon na naman problema. Conductivity na naman. Kaya ang gagawin ko, papalitan ko na rin siya. Tanggalin ko dito. Yan, kinakamay ko na lang kasi hindi ko siya inigpitan eh. Kinakamay ko na lang. Hindi ko na kailangan ng tools. Kailangan ko lang ng tools para sa screw. Ito yung bicarb. Ito, wala naman siguro itong problema. Pero papalitan ko na rin. Pag hindi ko siya pinalitan, soon or later, masisira na rin siya. So, babalik na naman itong machine. Ayusin ko na naman. Kaya ang gagawin mo, palitan mo na para hindi na siya babalik next time. Tinapon ko na yun. So, kuha tayong spring.